guys! Welcome back sa akin channel. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa cradle cap. Halos lahat ng bata ay dumadaan sa cradle cap. Yung iba, hindi lang nila napapansin or hindi lang nila nanonotice na mayroong cradle cap yung bata kasi pwedeng super mild lang. So, hindi siya noticeable or hindi siya kapansin-pansin or hindi irritable ang bata. Meron naman na sobrang severe ang cradle cap. So let's tackle, ano nga ba talaga itong cradle cap? Ano ba talaga dapat nating gawin pag ang bata ay meron ganito? So according kay Wikipedia, ang cradle cap is a crusty or oily patches on a baby's scalp. It's not painful, it's not itchy, but it can cause thick, white, or yellow scales that are not easy to remove. According naman kay WebMD, cradle cap is a common skin condition in newborns and babies that causes rough patches on their scalp. Okay. Para clear, sa bata, it's cradle cap. Pero pag matanda, ang tawag dito is dandruff. So, cradle cap is simply means balakubak ng bata. The exact cause of cradle cap is unknown. Doctors think that these conditions o nagkakaroon ng cradle cap ay dahil daw doon sa hormones na napapasa nung nanay sa kanilang baby. So yung hormones na yun, naaapektuhan niya yung ating sebaceous gland. Nagiging overreactive yung sebaceous gland. Nagpo-produce siya ng maraming oil. Cradle cap is non-contagious o hindi nakakahawa. Kala ng iba, nagkakaroon ng cradle cap ang bata dahil poor hygiene. Okay? O hindi ba, kaya nagkaroon yung bata yan, hindi pinapaliguan ng maayos eh. Kaya nagkaroon yung batang yan, hindi naliligo, hindi nagsusuklay, ganun. So, hindi poor hygiene ang cause ng cradle cap. Cradle cap is common and harmless. So, huwag kayong matakot kung may cradle cap yung bata nyo o yung baby nyo. Hindi yung cradle cap, hindi lang siya sa ulo. Cradle cap also appears in an area na mabuhok. Usually, bukod sa ulo, majority sa ulo. But yung iba, lumalabas siya dito sa ating eyebrow o sa eyebrow ng mga bata. At kung saan mabuhok. But sometimes, yung ibang bata, nagkakaroon din sila din sa ilalim, sa tenya or sa diaper rash. Anong gagawin mo pag may cradle cap si baby? Una, wash. Dapat panatilihin nating malinis yung scalp ni baby. So, wash the head or yung hair regularly. Kasi once na inuugasan natin yung kanyang scalp, nawawala yung excess oil. So, pag nawala yung excess oil, hindi nadidikit yung mga dead skin cells. So, walang mapoform na crust. Wash mo yung part na may cradle cap, but don't rub. If yung baby shampoo mo ay tingin mo hindi naman effective, then ask your pedia about what shampoo or what soap ang pwede mong gamitin. Usually, may binibigay sila mga medicated products o medicated shampoo na makakatulong sa ating baby. But don't use anti-dandruff shampoo. Lalo na yung mga anti-dandruff shampoo ng mga adult. Huwag yung gagamitin kay baby, ha? Not all products are safe for infants or sa mga babies natin. Masyadong matapang yan. So, mild shampoo lang. Kung kaya ng mild shampoo lang. Next is brush. Pagkaligo, ibabrush mo lang yung hair niya. So, hindi mo gagamitin yung brush na yung pangkutkot. Ibabrush mo lang talaga siya. Okay, ang isa talaga na commonly ginagawa ng mga parents o yung mga nire-recommend ng mga doctor is using lubricants. Ano ba yung form ng lubricants? It's Vaseline o yung petroleum jelly or yung baby oil. Before maligo si baby, lalagyan mo na yung part na affected ng oil or ng petroleum. So, lalagyan mo yung part and then once na nalagyan mo na yung part, apaligo mo si baby. But make sure na sashampuhin mo o iwawash mo maigi yung part na nilagyan mo ng oil o ng jelly o ng petroleum jelly. Dahil, ganun din yun, if nilagyan mo ng oil, then nilagyan mo ng petroleum jelly, tapos hindi mo namang winash ng maayos, hindi mo sinampuh, nagdadagdag lang yun ng balakubak o ng dandruff kay baby. It forces the cradle cap. Nakakatulong ang oil and petroleum jelly if gagamitin mo ng tama. So, lalagyan, iwawash, kashampoo, iwawash ng maigi. Kasi ang goal natin dito is to remove the excess oil. At magamit lang tayo talaga ng oil and petroleum jelly para malusin, para lumambot yung nag-existing cradle cap. Some doctor, if sobrang lala na ng cradle cap, they prescribe
hydrocortisone cream. But, okay ha, hindi mo kailangan lagyan ng hydrocortisone dahil narinig mo, ay, hydrocortisone pala, lalagyan ko yung ulo ng baby ko, no? Hindi mo kailangan lagyan ng hydrocortisone unless prescribed ng pedya. So, lang sa inyo kung ano yung ginawa ko para mawala ng mabilis yung cradle cap ng baby ko. Ginamit kong product is Mustela. Meron silang products for specifically for cradle cap. Si Mustela, meron siyang Mustela Bye Bye Cradle Cap Package. So, pwedeng dalawa lang naman ang bilhin mo. Cream, Mustela Cradle Cap Cream, 40 ml. So, eto siya. So, it's worth, ang presyo niya is 550. Properties, it removes a cradle cap and helps to limit their recurrence from birth on. Soothes sensations of discomfort, promotes pus elimination, helps to prevent the recurrence of limiting excessive. Apply once a day to the affected area by massaging in light tea and leave on overnight and rinse out the following day with Mustela foam shampoo for newborns. So, ang sabi, ililive mo daw siya overnight. Mamasa, lagyan mo yung cream, yung part na affected, tapos ililive mo, imamassage mo, then ililive mo overnight. Tapos, kinabukasan, papaliguan mo si baby using a cradle cap, a Mustela foam shampoo. It's 84% ingredients of natural origin. So, safe talaga siya kay baby. But also, syempre, ina-advise pa din na ipa-consult sa pedya o itanong nyo sa pedya kung pwede nyo bang gamitin to. Kasi, diba, iba't ibang baby, iba't ibang skin, iba't ibang skin type, iba't ibang reaction. So, mas maganda na makita talaga specifically ng pedya yung baby nyo. So, eto yung shampoo. Medyo mahal yung shampoo, ha? Mustela Home Shampoo. Ganda yan. Actually, nung gumamit kami niyan, inabot ng 6 months itong isang bottle ng shampoo. Dahil nga foam na siya, hindi siya masyadong magastos. So, konting lagay lang is pwede na kay baby. Enough na nawawash ng maigi yung kanyang buhok at effective na talaga siya. It is dermatologist and pediatrician tested. It is clean and non-toxic. Gentle enough for newborn. No parabens. And fragrance free. And it's 2,478 ngayon. Okay, mahal siya pero umaabot siya ng sobrang tagal. Sabi ko nga yung amin umaabot ng 6, almost 7 months bago naubos. So worth it yung price niyan dahil effective yan for cradle cap. And syempre effective lang it if it is combined with the cradle cap. Yung sa brush naman, madami naman kayong pwedeng pagpilian sa brush, but you can stick with your baby brush. Okay, no need to buy brush if you have one. Dahil nga sobrang effective niya, meron pa akong cream ngayon. Siguro ilang days ko lang ginamit na wala agad yung cradle cap ni baby. So, if you want a product na effective for cradle cap, try Mustela dahil it's dermatologist and pediatrician recommends. So, yun lang guys. Sana nakatulong tong video na to, ang nakatulong ako para malinawan tayo kung ano ba yung cradle cap, ano ba tong balakubak ni baby, ano ba nangyayari kay baby, at kung anong product ang pwede nyo gamitin para mawala agad yung cradle cap ni baby. Okay? Please subscribe to my channel and click the notification bell. Bye!